Isang magandang umaga mga ka-social media peeps. Again, this is your host daddy, Daddy Joel. Okay, so ngayon po ay November 11, Thursday, 2021. Okay. So babalik naman ako kay ano sa politics. Kasi marami akong topic dito sa channel ko eh. Minsan livelihood, minsan politics, minsan anything. Oh, any thoughts na pumatok sa isip ko. Okay. So, the topic is all about BBM. Okay. Why I think BBM will not going to run as president of the Philippines, but rather he will run as a vice president with Madam Sara as her as his president. Okay. Kasi obvious naman na I think tatakbo si Madam Sara bilang president. Okay. President aspirant. Okay. Now, sa current status natin kapag tumakbo si Madam Sara also na as president, tapos si Sir BBM president din, hindi sila pwede kasi they are close ally. Okay. So kapag nangyari yan at paro silang tumakbo sa same position, pwedeng maghati yung boto nila. Remember that si Sir BBM sa North yan, while Madam sa South, so hindi pwedeng mahati ang boto nila, diba? Pag nahati yan, possibility, again as I said, chances and ano yan, strategy sa ano sa politics, chances are may aangat na isang pangalan. Of course, hindi naman pwedeng dalawa, isang pangalan bukod kay Madam Sara o kay Sir BBM. Probably si Madam Leni, si Sir Isko, Sir Lacson, di ba? Or si Sir Pacquiao din. So, those person pwede umangat kapag tumakbo si Madam Madam Sara as president at saka si Sir BBM. So, kaya, hindi naman mga ano yan eh. Hindi naman mga may hinaangutak na mga yan. So, ano yan? Nag-isip na yan, di ba? Strategize. So, kapag kasi hindi naman pwede tumakbo si Madam Sara as Vice President ni Sir BBM. Hindi. Hindi. You know what, why? Kasi kante, si Madam Sara, currently, mayor ng Davao City. Di ba? Pangatlo na dapat niyang term dito. So, meaning yung first at second term, na-serve niya na. Kaya currently, nasa politics siya. Very active. Okay? At maganda yung kanyang ginagawa. Mabango yung pangalan niya. Okay? Not only in Davao City, but also sa buong Pilipinas. Unlike Sir BBM, hindi ko sinabi na siya mabango yung pangalan niya. But unlike Sir BBM, galing siya sa pagkatalo eh. As Vice President aspirant before, noong 2016. So technically, wala pa siyang pinapakita. So wala siyang impluensya ngayon sa politics. Although, Marcos yan. But still, iba na ngayon eh. Diba? So, ang ramdam ng mga tao, si Madam Sara, hindi si Sir BBM. And beside, totoo lang, si Sir Roa Duterte, yung ating presidente, is siya ngayon ang nasa posisyon. Bakit ka naman ipagkakatiwala sa yung posisyon ng pagka-presidente? Ganyan mayroon akong anak na active. Diba? Na walang ganong issue. Na walang ganong pwedeng iba to sa kanya. Di ba? Kumpara sa'yo na although magka-alliance tayo but still, medyo ano ka, naglaylo ka sa politics. Tama naman, di ba? I have point. So, I guess, si Sir BBM ang mag i-step down from president to vice president. Siya ang magano, ang magli-let go. But still, maganda pa rin yan. Eh, di ba? From your loss sa vice president last time, tapos ngayon tatakbo ka ulit ng vice. Now this time nasa magandang party, di ba? Nasa malakas sa makinarya, possibility. Baka ikaw yung lumabas na pangalan. Di ba?
At ano yun? Strategy siya. Kapag si Ma'am Sara ang lumabas at ikaw, hawak niya yung buong majority. Hawak niya yung pinaka, dalawa sa pinakamataas na posisyon. President and Vice President. Eh, yung senators, ang dami mga ano yan eh. Ang dami yung mga ka-alliance ni Sir Roque. Diba? Just name two, si Sir Bato at si Sir Bongo. Meron pa. Diba? So what if kung tumakbo pa si Sir Roque Duterte bilang pagka-senator? Ala, alam na. Diba? Kuha niya na yung buong ano. Hawak niya na lahat. Wala mataas. Hanggang sa pinakamababa, siyempre Congress, mahawakan niya na yan. So, isa yun sa mga ano, kung bakit hindi tatakbo ng pagkapangulo si Sir BBM. But then again, siyempre, kung meron kayong mga thoughts or na opinion o haka-haka, just feel free na mag-comment. Okay? Sa vlog na to, sa channel na to. Again, I'm always ano, open naman ako, binabasa ko naman yung mga may comments. Okay? Sa mga likers natin dyan, sa mga watcher natin dyan, sa mga subscriber natin dyan, God bless. Okay? Please feel free. Please like, share, and subscribe. Okay? God bless. Isang magandang umaga sa ating lahat. May the good force be with us always. Bye-bye.